ulit-ulitin ko mang ipaliwanag sa inyo kung bakit ko nagawa yun. Hindi niyo rin ako maiintindihan. Inaamin ko, nagkasala ako sa inyo, sa itay ninyo, sa Diyos. Matagal na akong humingi ng tawad sa Diyos. Kayo, kailan niyo ako mapapatawad? Kailan? Ginawa ko ang lahat para maging mabuting ina. Hindi ako masamang tao na nagpabaya sa inyo, anak. Danilo. Patawarin niyo ako. Patawad. Pag nandito ako sa simbahan, gumagaan ang pakiramdam ko. Parang nakakalimuto ko yung mga problema. Esther, napatawad na tayo ng Diyos sa nagawa nating pagkakamali. At hindi niya tayo pababayaang hindi makabangon muli. Pero ang pamilya ko, hindi ko alam. Patatawarin pa kaya nila ako? Ipagpatuloy mo lang pagiging mabuting ina at asawa sa pamilya mo. Makakalimutan na nila ang pangit na nakaraan. Mahalin mo sila. Kahit na wala lang pagmamahal nila sa'yo. Danilo, gabi na. Kala ko ba uuwi ka na? Tara, sabay ka na lang sa akin. Hatid na lang kita sa inyo. Ayoko umuwi. Kung gusto mo, sa bahay ka na lang magpalipas ng gabi. Malamok dito. Kala ko uliran siyang asawa. Malinis. Hindi rin pala. May bahay din siyang dumi. May lihim siyang itinatago sa amin. Tol, lahat tayo nagkakamali. Walang perpekto dito sa mundo. Basta ang importante, yung paghingi ng tawad. At ang pinakamasarap sa pakiramdam, yung magpatawad. Anton, masakit yung ginawa ng inay.
Alam mo, Danilo, kung ano yung nararamdaman mo dyan sa loob ng dibdib mo ngayon, yan din ang naramdaman ko noon. Nang malaman kong pumatay ang itay, galit. Itinanim ko sa isip ko na hindi ko siya mapapatawad. Pero hindi ko makakalimutan ang sinabi sa akin ng inay ko. Na kahit na mawala ng pagrespeto ko sa kanya bilang tao, huwag kong tanggalin ang pagrespeto sa kanya bilang ama. Yun nga lang, sayang. Kasi huli na nang matutunan ko na yun pala ang dapat. Wala na siya. Huli na nang mawala yung galit ko sa kanya. Matutunan ko siyang patawarin. Tara, Tol. Isa tayo. Ika na. Tsaka may gagawin ka doon? Yeah, mga next week. Bakit? Pwede po ba akong sumama? Ako, wag na. Magtatagal ako doon. Paano mga activities mo dito? Wala na akong problema doon eh. Ay, nako. Maiinip ka lang pag sumama ka sa akin. Pag nainip ako, di babalik na lang ulit ako dito. Sige na naman, Mami. Gusto ko lang naman makita yung bahay ni Lola eh. Sige na, can I come with you? Sige na nga. Thank you, Ma. Taka-taka muna. May isang kondisyon lang ako sa'yo. Huwag kang gagawa na maski ano doon o pupunta kung saan-saan, hindi ko alam, ha? Ay, Mami, walang problema po doon. Sasabihin ko po sa inyo lahat. Promise? Promise. Sure? Yes. Okay. Thank you. Okay. Gusto niya? No, thanks. Go ahead. Anton, nandito na ako, ha? Mang Luis, kumusta yung lakad nyo? Mabuti naman. Papasyalan daw kayo ni Mr. Reyes sa Makalawa dahil may dagdag na order, eh. O, sige, magpahinga muna kayo. Tsaka na. Tatapusin ko muna yung gagawin ko. Marim, pwede ba tayo? Tay! Danilo! Nandito ka na pala. Kailan ka pang uwi? Isang linggo pa ho. Dito na ako nagtatrabaho kila Anton eh. Nakita na ba kayo ng nanay mo? Naglalasing? Wala. Nagsiselebrate lang ako. Nang ano?
ng tagumpay ko. Anong tagumpay? Unti-unti nang nawawasak ang pamilya ni Esther. Ba't gusto mong sirain? Ano ba ang kasalanan ng pamilyang yan sa'yo? Si Esther, malaki, Raul. Hindi ko siya titigilan. Mawawala sa kanya lahat ng mahal niya sa buhay. Magduduso siya ng mag-isa. Tama na yan. Lasing ka na. Hindi ako lasing. Alam ko lahat ng sinasabi ko. Lintik lang ang walang ganti kay Esther, Raul. Lintik lang. Esperanza, kahit pagkaibigan. May sasabihin na ako. Malaki ang galit ni Carla kay Esther. Lumayo kayo sa kanya. Ba't mo naman ako papayuan lumayo pa? Hindi naman si Carla ang problema eh. Hindi naman siyang nagsira ng pamilya namin. Magugulo lang ang buhay niyo. Eh, magkalayo man kami. Guguluhin pa rin ako ng nakaraan. Hindi ko pa rin matatakasan ang kataksil ang ginawa sa akin ni Esther. Ang sinasabi ko lang, kung ano mang gagawin ni Carla sa inyo, hindi niya kayo titigilan. Alam mo ang nararamdaman ko ngayon? Pareho na tayo ngayon. Oh, Luis, Danilo. Upo kayo. Hello. Ano, anong gusto niyong kainin? Meron ako diyang isda at saka minudo. Ako, minudo. Ako ano, isda na lang sa akin. Oh, sige. Noel. Noel! Ma'am! Oo, isda daw at saka menudo para sa mga itay mo. Ha? Ikaw, Danilo, ha? Nagtatampo na ako sa'yo. Ilang araw ka na nagtatrabaho sa lumberyard eh. Ngayon ka lang dito kumain. Eh, marami ko kasing trabaho eh. Bale, maganda. Bumalik ka na. Ibig sabihin, okay ka na. Okay lang naman ha. Momento na, tay. Sige, kumain na kayo. Noel, Danilo, hindi pa ba kayo nagkikibo ang magkapatid? Kain na lang ho tayo, tay. Tay, pasok muna ako sa loob. May hugasan pa ako pinggan. See you, ma'am. Manong? 8 po, isang tali. Mahal naman, Manong. Sige na, Manong. Tawad pa ho. Dalawa naman kukunin ko eh. Easy po, dalawa. Tawad pa, Manong. Tapat na po yun. Bibili pa naman ako ng ibang gulay eh. O, sige po. Magkano po dito sa upo? 8 rin po. 8? Ito hong kangkong. Easy po yan, isang tali. Kamusta ka na? Hanggang dito pa ba naman, guguluhin mo pa rin ako? Hindi naman kita guguluhin ah. Gusto ko lang malaman kung inuuwi ka pa ng pamilya mo. Sinasabayan ka pa ba nila sa pagkain? Kinikibo? Nasasaktan ka na ba't binabaliwala ka na ng pamilya mo?
Madalas ko nga silang kausap eh. Magaangal loob nila sa akin. Minsan pasyalan mo kami sa karinderya para makita mo kung gaano kami kasaya. Hayop ka, Carla. Ikaw ang hayop. Carla, tama na yan. Carla. Tama lang na makita nila kung anong tunay mong pagkatao. Isa kang putik! Marumi ka! Hindi ka karapat dapat sa kanila! Marumi ka! Carla, tigil mo na yan. Tayo na! Tayo na! Pagtsagaan mo na muna itong mukhang to dahil madalas mo na makikita sa headquarters. Mabuti nga eh, nandito ka. Kahit pa paano napapatawa mo ko. Yun nga lang, nakakahinayang. Dahil ba kumampi kami kay Mayor? Alam mo, Jason, ayoko na lang magsilitata ko sa mga bagay na yan. Alam mo, huwag mo sanang isipin na magiging magkaaway din tayo. Huwag ka mag-alala. Walang kinalaman ng politika dito o ang pamilya mo sa pagkakaibigan natin dalawa. O paano? Atin na kita. Jason kasi may magsusundo sa akin eh. Andiyan na pala siya. Ayan na. Ayan na. Ayan na siya. Jason, medyo maporma nga lang kasi laking Amerika. Pero mabait yun. Malapit nga siya sa mga tao eh, pati sa mga mahihirap. Eh, siyempre, anak siya ng politiko eh. Hindi, ibang klaseng tao yun. Malalaman mo naman kung plastic o totoo ang isang tao, hindi ba? Oh, sige na nga, naniniwala na ako sa'yo. Binabalik ko na nga pala sa ito. Anton, hindi mo kailangan magdesisyon ngayon. Gusto ko lang na itago mo to. Gusto kong malaman mo na ngayon, nakakatsak na ako. Handa na kitang mahalin. Ang higit sa trabaho ko, higit sa pangarap ko, at higit sa buhay ko. Suot mo na lang to kapag handa ka nang tanggapin ako ng lubusan sa buhay mo.